Aso ano kung yung pagkakasabi nitong si Jobert Baltestamon na si Leobert Dasmariñas na ang bahala dun sa pera, so ibig sabihin may nag-utos nga sa kanila. Dakang ipaglaban mga balita, nakala mo totoo, katotohanan naging mali pala. Dito ka na lang kay Jake Magnus TV, manood ka na, katotohanan kanyang ipapakita. Yo! What's up sa inyo mga kawanlaba? Ako nga po pala si Jake Magdos at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magdos TV. So ito pong pag-uusapan natin at gagawan po natin ang reaction video ay ito pong naging sagot ng ating kapulisan na nag-iimbestiga po at may hawak po ng kaso nitong si Jovelyn Galleno dito po sa naging pahayag po nitong si Jobert Baltestamon. Ano po na kung saan po itinanggi po niya yung mga sinabi po nitong si Leobert Dasmariñas patungkol po sa kanya. Ano po at doon po ay naglabas po ng pahayag, eto pong ating mga kapulisan na may hawak po ng kaso po nitong si Jovelyn Galleno at ng kaso po laban po dito sa dalawang ito. Ako guys, sa totoo lang, naawa ako sa dalawang ito. Dito po kay Jobert Baltestamon at saka po dito kay Leobert Dasmariñas kung hindi po sila talaga yung totoo pong suspect sa pagkawala po nitong si Jovelyn Galleno. Ano po, dahil siguro, eto guys, in my own opinion, baka napakatindi po ng banta po sa kanilang mga buhay. Kaya po siguro nagagawa nila na pagtakpan po di umano yung totoo pong nangyari kay Jovelyn Galleno. Ano po, at kung ano yung totoong kalagayan itong si Jovelyn Galleno. So yan guys yung ating pag-uusapan. Pero bago po natin pag-usapan ito, ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa aking YouTube channel at nakatutok po kayo ngayon, ay hinihikayat ko po sana kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na ilike po eto pong video natin na ito. At hit nyo na rin po yung subscribe button natin dyan sa baba at huwag nyo na rin pong kalimutan na i-click yung notification bell natin para lagi po kayo ma-update sa tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video na katulad po nito. Ano po, at uulitin ko po, i-like po sana natin eto pong video natin na ito within 30 seconds. Kaya ano po pong hinihintay natin, simula na po nating i-like ito within 30 seconds. At ayun na nga, tapos mo na bang i-like yung video natin at na-hit mo na ba yung subscribe button natin dyan sa baba at na-click mo na rin ba yung notification bell natin? Kung nagawa mo na yung mga ganyang bagay ay gusto kong magpasalamat sa iyo at dahil dyan, gusto kitang batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo ka naroroon, mapa sa Pilipinas man po o ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. So ito guys, umpisahan na po natin. Una muna natin panoorin ay ito pong nangyari na inilabas pong interview dito po kay Jobert Baltestamon. Ano po yan po muna yung panoorin po natin bago po natin pakinggan yung inilabas po na statement po ng PNP na may hawak po dito sa kaso nitong si Jovelyn Galleno. Ano po, so ito, pakinggan muna natin itong sinabi po nitong si Jobert Baltestamon. Meron daw kayong usapan ni Jobert na ani Leobert na may dudukutin kayo at papatayin at kung saan niyo ibabaon? Hindi po papatayin. Ang inano niya lang po sa akin na usapan namin na kaya siya po nagalit talaga sa akin. Yung sinabi ko sa kanya na kinamusta ko na Dong, kamusta ba yung sinabi mo sa akin na plano natin na magukay ng lupa? Nagawa mo na ba? Kasi bago na ano na yun, binitawan niya kasi ng salita na Kuya, kaya mo bang humukay ng lupa na pwede natin pagbawalan na hindi pwede mga muyan tao? Yun ang pagkasabi niya sa akin. Kailan niya sinabi? Matagal na po rin, mga siguro bago nangyari yan, mga dalawang buwan, mga isang buwan na rin na nakalipas po. So July? Opo, mga ganyan po. Bago kami na walang kontaka na po. Oo, bakit nawalan kayo ng communication? Kasi hindi ko na siya rin tinatawagan, hindi ko na rin ginatawagan niya ako, kaya yung parang gin-block niya ako. Mm-hmm. Kaya hindi ko alam kung bakit niya akong gin-block. Parang ang nangyari pala dito ay isinasama po siya at hinihikayat po siya, tinatanong po etong si Jobert Baltestamon nitong si Leobert Dasmariñas na kung kaya daw pong maghukay ng napakalalim na butas, nakakasya daw po yung tao at hindi daw po mangangamoy. So parang may motibo nga po. Pero guys, tingnan pa natin itong sinasabi dito nitong si Jobert Baltestamon.
So i-play pa natin. Tawag po. Tawag. Tinawagan niya po ako. Gabi po. Na kinamusta niya ako na sabi niya, kuya, kaya mo bang kumukay ng libingan ng hindi pwedeng mangamoy? Kasi siyempre po, sa akin naman po, hindi ko naman pinatulan yun kasi alam ko po na iniisip niya na ako is convict po. Akalaya ko lang na iniisip ko po na baka hinahamon niya lang ako ng ano, kung hanggang saan pa rin yung lakas ng loob ko. Ah. Kaya yun po, yung sinabihan ko siya na, sige, kung gusto mo, ano ba, pwede ba natin mapagpiraan yan? Sabi niya, kung sa pira, walang problema, ako nang bahala. Gumanon po siya sa akin. Kaya sabi ko, sige, tawagan mo lang. Kung hindi mo ako matatawagan, punta mo ako dito mamayang madala araw. Sabi mo kung anong mo. Sunday mo ako kung gusto mo. Ah, so ano, kung yung pagkakasabi nitong si Jobert Valdez Tamon na si Leobert Dasmariñas na ang bahala dun sa pera, so ibig sabihin may nag-utos nga sa kanila. Ano po, di umano. May nag-utos po sa kanila. Kasi parang pinunduhan po, eto pong nangyari, di umano dito kay Jovelyn Galleno. So parang ganun yung pinapalabas nitong si Jobert Valdez Tamon. Eto guys, alam nyo malakas ang kutob ko na innocente to. Ano po, ex-convict lang siya pero para sa akin, ano po, in my own opinion, eh parang wala po itong kinalaman. In my own opinion po to ha, kung ito ay innocente, talagang nakakaawa po. Ako wala akong gustong ipinpoint dito pero base na rin po sa pagkakasabi nitong si Jobert Valdez Tamon na hindi na daw po nila iisipin ang pera at si Leobert Dasmariñas na ang bahala, so ibig sabihin may nagpupondo. So ibig sabihin, di umano ay may naguutos. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Tinanong ko siya, pero nangyari yun, wala nang sunduan na nangyari. Kuya, tatanong ko lang po, nakulong kayo dati, ano pong kaso ninyo? Ano po, parna po. Parnaking. Okay. Ilang taon po kayo nakulong? 6 years po. 6 years. Opo. Kakakalaya ko lang po itong nakarang taon. Ano po ang relasyon nyo kay Jovelyn? Ano yung gaano kayo ka-close as magpinsan? Mabait po sa akin si mga pinsan ko na yan kasi mga bata pa po yan dati. Mababait na po talaga yan sa akin. Pero sa ngayon po yung nagsilakihan na sila, pambira na lang po kami makita kasi po ako kakalaya ko lang. Kaya pambira na rin lang po ako magpunta. Pero sa totoo po, yung kamag-anak niya, yung magulang niya, mababait po sa akin yan. Kaya yung simulang nagsasama ako kay Leobert, pinagsasabihan na rin nila ako doon na kahit yung mama ni Leobert, kahit yung sinong auntie ko doon na iwasan ko yung tao na yun. Kung gusto ko magbagong buhay, yun ang sinabi nila sa akin. Ano yung masasabi mo na in-involve ka ni Jobert dito sa sinasabing paggahasa at pagpatay? Lahat ay itinuturo sa iyo? Ito po, wala po akong maano doon sa inaano niya kasi wala rin po ako talaga alam kaya hindi ko rin po masabing kung anong inaano niya. Ewan ko kung anong galit niya sa akin na para idaman niya ako sa ganong kwento. Kasi ako, naimik talaga po ako kasi siyempre gusto kong magbagong buhay na ano. Pero hindi ko po, wala po akong masabi doon sa sinasabi niya na na-involved ako doon. Wala kayong pananasa? Wala kayong Jovelyn? Wala po akong galit siya. May awa, naawa po ako sa mga pinsan ko na yun. Natutuwa nga po ako kasi ganong edad, hindi nga po nagpangasawa dahil ang gusto nila, yaon nila yung magulang nila sa hirap. Kaya doon ako bilib sa mga pinsan ko na yun. Wala akong ibang pinagkakabiliban ng mga pinsan kundi yung group, ano na yun. Sa anak ng auntie ko. Kasi yung auntie ko mabait sa akin talaga yun. Kasi yung bata ko yun din na nag-aalaga sa akin yung bata pa ako. O diba, sa tingin nyo ba gagawa ito ng ganitong kahalayan sa anak ng taong nagpalaki sa kanya? Sa tingin nyo guys, kung ano yung masasabi nyo po dito, ikaw ba na pinalaki ka, pinakain, inintindi, inaruga ng tiyahin mo, magagawa mo bang gahasain ng anak niya? Siyempre hindi. Diba, kung may utang na loob ka na nananalaytay dyan sa utak mo, sa isipan mo at sa puso mo, na yung tao na pangalawang magulang mo na nag-alaga sa iyo, nagpalaki sa iyo, nag-aruga sa iyo, eh gagawan mo ng masama yung kanyang anak. At yung kanyang anak ay hindi lang po basta ibang tao sa iyo, kung hindi pinsan mo pa. Di po ba? Para namang nakakapagtaka itong kay Jobert Valdez Tamon na ito. Kasi tingin ko sa mukha talaga nitong si Jobert Valdez Tamon, wala po siyang kaalam-alam. Ano po, di umano, wala siyang kaalam-alam. Yun po yung pagkakatingin ko po dito sa mukha nitong si Jobert po. Ano po ito, para lamang po to sa akin ha. Kasi ako guys, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, dito sa channel natin, pag kriminal yan, pag may ginawang mali yan, lalo na pag yan ay purhisyo, namumurhisyo sa gobyerno, minabanatan po natin yan. Pero kapag yan ay isa sa iniipit na papagbintangan,
guys, ang puso natin nahahabog sa mga ganyang tao. Hindi ko nga alam guys kung bakit isinangkot dito nitong si Leobert Dasmariñas etong si Jobert Valdez Tamon. Gaya nga ng pagkakasabi nitong si Jobert ay hindi niya alam kung ano ang kasalanan niya dito kay Leobert, bakit siya isinama nito. Ano po, so eto nga sabi nga ng mga netizen, no, glad to know na pumasok na ang NBI sa investigation. Yan, okay, narinig namin ang statement ng isang suspect, si Leobert parang tinatakot talaga ng mga pulis kasi nga nasa kulungan yon, baka ginamit nila para paaminin at maklose na ang kaso. Naniniwala ako sa pahayag nito. Si Leobert, paiba-iba ang pahayag niya. So hindi natin masisisi etong si Leobert. Kung iniipit talaga siya sa kaso at kung may nagbabanta po sa buhay niya, ay talagang gagawin at gagawin po niya yon. Kahit sino pong tao guys, lalo na kung ang pinagbabantaan at involved dito ay pamilya mo. Ano po, napakahirap nun guys. Kahit sinong tao po ay gagawin po yon. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Actually, prior po sa pag-file ng complaint ng pamilya ni Jovelyn, ay nag-conduct na rin po tayo ng parallel investigation. Nung pumutok ang issue na to, pagkawala ni Jovelyn. So, itong August 15, formal silang nag-complain dito sa ating tanggapan. Kaya po, mas binigyan na natin ng attention yung kanilang reklamo. At hanggang sa ngayon po, ay patuloy ang pag-conduct natin ng investigation. Sir, may mga kapitbahay na sinasabing sila yung nakapulot o nakakuha pa doon ng mga buto ng tao doon sa area. At kanina nga, minarkahan na natin ito. Ano po yung gagawin natin dito, sir, after nitong ano na to? Magre-request po tayo ng expert from Manila, NBI Manila, para personal nilang ma-examine ang mga ebidensya na nakuha natin sa crime scene. And at the same time, sila na rin ang mag-extract sa mga sample na swab or buhok sa magulang at sa iba pang mga concerned personalities kung mayroon man na involved sa krimen na to. Mayroon ba kayong timeline kung hanggang kailan bago natin, bago ninyo possible makuha yung lumabas yung gagawing DNA result ng gagawing DNA examination? Yung aming expert lang po ang makapagsabi nito kung hanggang kailan o ilang araw yung may ilabas yung result ng DNA examination. Masasabi po, nagpapasalamat po ako sa mga NBI po. Lubos po silang tumutulong para po mapadali yung kaso ni Jubilin. Lubos po akong nagpapasalamat sa kanila kasi hindi po rin sila nagpapabaya. At tumutulong po sila sa amin. Kampante po ako ngayon kasi marami pong tumutulong sa kaso ng aking anak na para mapabilis yung malaman kung ano po. Pakiramdam ko po talaga sir, buhay po talaga si Jubilin. Oo. Kasi nandun po yung ano ng nanay, kung patay na siya o buhay pa po. Sa aking pakiramdam ko po talaga buhay ang aking anak. Mayroon lang po kasi hindi ko alam kung mayroon po siguro sa kanyang humahawak o ano. Pwede po manawagan na rin. Nak, nasaan ka man ngayon, kung sino man may hawak sa'yo, please lang nak, magpakita ka na at usapin mo siya na iuwi ka na lang niya kung ano man mama. Pwedeng pag-usapan na lang po, basta't umuwi ka na lang nak, kaysa hirap na yung mama mo nak. Upo. Yan nga guys yung sinasabi na yung bugso ng damdamin ng magulang, talagang ramdam na ramdam po ng magulang kung ang kanyang anak po ay nawawala, kung patay na o buhay. Ano po, pero sabi nga nung ina nitong si Jovelyn Galleno, ramdam na ramdam po niya na buhay yung kanyang anak, na parang may pumipigil lamang po. So ngayon, sana naman dun sa may hawak kay Jovelyn Galleno ay ibalik nyo na po sa magulang niya yan. At kung ano man po ang dapat pag-usapan, ay pag-usapan na po ng ayos. Kasi guys, kawawa naman yung dalawang naiipit. Kung hindi man totoo na naghahasa etong si Jovelyn Galleno, kawawa po etong si Leobert at saka po itong si Jobert. Ano po, so ngayon, play pa natin at i-play po natin yung isa mamaya. Isan, paano kita makikita? Sana na magiging matatag ka. Kung saan ka man ngayon, binabipray kita. Nandito pa yung mga kapatid mo, halos wala rin pahinga, walang tigil. Sana mahanap sa'yo.
So yun guys, napakinggan nyo naman yung unang pahayag po nitong si Jobert at saka po yung mga taga NBI. Napakalaking tulong po talaga na matutukan po talaga ito ng NBI. Buti na lamang po talaga is pumasok na po ang NBI dito po sa kaso po nitong si Jovelyn Galleno. Ano po, so ngayon pakinggan po natin ang sagot po dito ng ating kapulisan na may hawak po sa kaso po nitong si Jovelyn. Ano po, so i-play po natin yung isa. Ayan guys, i-play na natin to. Ma'am, Captain, ano po yung implikasyon nito sa kaso dahil itinatanggi na ni Jobert na kasama siya at base sa aligasyon ni Jobert siya yung mastermind. Pero kahapon sa pagpunta ng NBI doon sa ospital, wala siyang alam at siya ay nung gabi ay nandoon sa construction site. Ma'am. Kami po, Sir Louie, ay nakabase lang po doon sa extrajudicial confession po. Doon lang po kami sa kung ano man sinabi ni Robert. Kung meron mga ganun pahayag, si Robert, siguro di ano na lang niya po sa korte. So, okay. Maitala po namin ang kaso. So, naka-stick pa rin tayo dito sa extrajudicial confession. Hindi tatanggalin ang pangalan ni Jobert kahit na tumanggi pa siya na siya ay kasama sa kaso, hindi siya tatanggalin doon sa extrajudicial confession. Kasama pa rin siya sa kaso. Ako, sir. All right. 'Yun ang masakit, guys. Sa totoo lamang, wala na talagang pag-asa. Ang pag-asa lamang po nitong si ano po, nitong si Jobert Valdez Tamon ay makita po itong si Jovelyn Galleno para malinis po yung kanilang mga pangalan. Dahil nga naman po, ang unang pinanghahawakan ng ating mga kapulisan is yung una po na naging statement. Ano po nitong si Leobert Dasmariñas na kung saan po ay idinawit niya po, isinama niya po itong si Jobert Valdez Tamon. Yan po talaga yung nakakalungkot. Talagang hindi po siya maaalis hanggat sa hindi po nare-resolve ito pong kaso nitong si Jovelyn Galleno. Ano po, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali sa sinabi ko po. Kasi ang sabi po dito, PNP nanindigang walang magbabago sa mga kasong isasampa sa mga sospek sa umano'y panggagahasa at pagpatay kay Jovelyn Galleno kahit itanggi pa ni Jobert Valdez Tamon ang pagkakasangkot niya sa krimen at bawiin pa ni Leobert ang kanya mga naunang salaysay. Yan po yung paninindigan po ng ating kapulisan na may hawak po sa kaso po nitong si Jobert Valdez Tamon at saka po nitong si Leobert Dasmariñas. So ang pag-asa na lamang po nitong dalawa ay makita po itong si Jovelyn Galleno at mapatunayan po na either patay man or buhay. Ano po, pero kung lalabas si Jovelyn Galleno ng buhay, talagang malilinis po ang pangalan po nitong dalawa. Or di kaya naman, malalaman po natin yung pinaka main suspect po sa pagkawala po nitong si Jovelyn Galleno. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Ano yung pwede nating tingnan para sabi nga ay talagang si Jobert ay may kinalaman dito? O yung pwede nang pagbasihan lang yung sinasabi ni Jobert, yung bintang sa kanya? Ito yung pinakabasa, kaya yung sinabi ko sa Louis, sa yung pinakabase lang po doon sa kung ano mang salaysay na meron si Jobert. Na dinadawit niya si Jobert. Oo, siyempre sa pag-review ng ating piskalya, depende sa kanila kung ipapile nila yung kaso kasi kailangan pa rin ng ebidensya bago ipile sa korte para doon sa taga-usig, madali nilang mapapatakbo yung kaso pag may hearing na kung ano yung ebidensya ni Jobert kay Jobert na talagang siya ang mastermind. Kay Jobert, walang problema tayo dito kasi inamin niya . Diba? Yung bag, lahat. Marami tayong ebidensya laban kay Jobert. Pero kay Jobert, yun lang pagturo sa kanya ni... Ganun pala yun nangyari dito. Kumbaga, itinuro lang ni Jobert Dasmariñas etong si Jobert Valdez Tamon at sinabi po nito na mastermind po sa panggagahasa at di umano'y pagtanggal ng buhay dito kay Jovelyn Galleno. Pero guys, kung makikita nyo yung ipinakita doon na kalansay kanina, hindi ko na lamang ipinose, is nakakapagtaka talaga. Ang isang banggay kasi nadidecompose yan ng palagay ko 2 to 3 months. Ano po, hindi po 3 weeks. Sobrang bilis nun kung 3 weeks. Kita nyo naman yung kalansay lumang-luma na. Ano po, talagang wala nang kalahod-lahod, ika nga sa Batangas, wala nang kalaman-laman. Biruin nyo, wala pang isang buwan na nawawala si Jovelyn Galleno, wala pa pong isang buwan. Pero guys, tunaw na agad yung kalansay. Di po ba? So ipagpatuloy pa natin. Ni Jobert na siya ang mastermind.
Yun lang. Okay. Yun siyang nakalagay po sa extrajudicial confession. Okay. Ipapile ba natin yung kaso kahit wala yung DNA o hihintayin talaga yung DNA? Pag-uusapan po yan ng SIPC. Pero po kami po ay prepare na po yung mga documentary requirements para po sa kaso po. Ah, okay. Nakakailangan din. So, yung documentary requirements para ma-file yung case, kompleto na at maaari nyong i-file yung kaso. Depende kung ipapile ninyo kahit wala yung DNA. Depende sa pag-uusap. Ayan sa pag-uusap ng papo na SIPC. Alright, oo. Si Liubert ay may balita tayo, information na magpipiansa sa kanyang frustrated murder ngayong linggo. Pwede ba siyang bitawan pagka nakapag-bail, nakapag-piansa, ma'am? Opo, sir. Sarap akong pinigyan na mag-piansa po siya. Kung makapiansa po siya, hindi na hindi siyang bitawan siya. Opo. Kung halimbawa makapag-piansa siya ngayong linggo, nung nakaraang mga araw kasi, pabago-bago ng statement itong si Liubert. Kita niyo ang mukha ni, nakakaawang tingnan. Alam mo yung parang problemadong-problemado. Tingnan niyo ang mukha nitong si Liubert Dasmariñas. Mukha pong problemadong-problemado na parang may takot po. Di po ba talagang nakakaawang pagmasdan, guys? Dahil tingnan niyo, mukha ko problemadong-problemado na parang takot na takot, na parang papit na po yung ikinikilos. Di ba nakakaawang tingnan? Kung itong mga ito ay di umano yung inosente at tinatakot lamang po di umano, eh talagang nakakaawa po ito. Biktima po ito kung tutuusin. Ano po para sa akin? Pero sana, buhay pa si Jovelyn Galleno at siya mismo ang magpatotoo na ito pong dalawa ni Jobert Valdez Tamon at saka po nitong si Liubert Dasmariñas ay inosente or may kasalanan. Sana lumabas si Jovelyn Galleno at siya mismo ang mag-justify kung may kasalanan o wala itong dalawa. So ipagpatuloy pa natin. Hindi ho ba parang kinakabahan yung ating kapulisan dahil baka pag nakapiansa ito at nawala na sa tabi ng PNP si Liubert, magbago siya ng statement at sabihin niya tinakot lang ako ng pulis, sinabihan lang ako, tinuruan lang nila kung anong sasabihin ko, ganito ganyan, bumaligtad. Paano yun? Ano po tayo mga ebidensya po, Sir Luis, na talagang si Kagaya po, di ba, tinuro po niya kung saan nakabaon yung kanyang mga bracelet, saka necklace, siya rin po ang nagsuro, kung saan matatagpuan yung skeletal remains ni Jovelyn. So, para sa amin, sanay rin sa tapat na rin yun na maisal po ang kaso. Nantay na lang po natin yung DNA. Oo. Kung halimbawa makapiansa siya ngayong linggo, bigla na lang magbago yung statement niya, sabihin niya, tinuruan lang ako, sinabihan lang ako, na kung anong gagawin ko, tinuro lang sa akin kung saan ibinaon yan, mga ganun. Yan tingnan nyo guys yung kalansay. Pagmasdan yung mabuti, tubal na tubal na. Kasi guys, wala pang isang buwan na nawawala si Jovelyn Galleno, pero tingnan nyo na po itong kalansay na ito. Yan, tubal na tubal na. Grabe naman. So ipagpatuloy pa natin. Kaya mga netizen kasi natin nagkakaroon ng katanungan sa kanilang isipan . Kasi nga, kita nyo naman yung kalansay, tubal na. Yung mga parte ng katawan, nagkahiwa-hiwalay na. So ipagpatuloy pa natin to. Apekto sa kaso? Alimbawa, bumaligtad si Liubert kung makapiansa ngayong linggo, ma'am? Ay, hindi po, Sir Luigi. Dahil meron po kami ibang ebidensya na mga hawak po. Okay. So, stick pa rin sa... Kasi halimbawa lang po, mayroong ganun, pagbaligtad. Alam nyo naman tong si Liubert, pabago-bago ng statement. Mag-execute ng affidavit na tinuruan lang siya. Sa korte niya lang sasabihin yun, Kasi yung pag-file ng kaso, sa court na lang. Okay, Sir Luigi. Sa korte na lang yun. Okay, sige. Kung halimbawa mauna na makapagpiansa siya, wala ring kaba ang PNP na maipapile pa rin yung kaso kahit magbumaligtad siya, ma'am? Magpapile talaga kami. Magpapile. Magbumaligtad man siya, yan ang sinasabi, magbumaligtad. Magpapile pa rin siya ng kaso dahil hindi nakuha naman po kami ng mga ebidensya. Okay.
Sige. So, ngayon, hindi pa natin masagot kung halimbawang maipail ngayong Linggo o hintay na lang yung DNA, which is may 1 week pa or 2 weeks para hintayin yan. Si Jobert naman ay kung halimbawang makakalabas ng ospital, walang problema, pwede naman bitawan dahil wala namang kaso yan. At yung sinasabi ni Jobert na siya ay walang kinalaman dyan, sa korte na lang siya magpaliwanag kasi sa kanyang extrajudicial confession, yung si Jobert ay idinamay niya ito. Nandun na, kasama na yun. Ganun ang mangyayari. Alright, sige po. Kawawa si Jobert dito. Idinawit lang pala nitong si Jobert. Kawawa si Jobert dito. Guys, play pa natin ha. Maraming salamat po Ado sa pagbibigay ng ating impormasyon sa ating mga kababayan sa kasong ito. Salamat po, ma'am. Ayun guys, tingnan nyo ha. Basahin natin itong comment ng mga netizen. Sabi po dito ng mga netizen, ni Ma'am May Kalehan Moreno, kawawa tong dalawa, biktima na to. Grabe siguro, grabe yung banta sa buhay ni Jobert. Kaya laging may takip sa ulo at tainga para mamonitor nila lahat yung sasabihin ni Jobert. May earphones, yan na nakakabit. Yan po yung pagkakasabi ng netizen. Sabi pa dito, pulis dumukot diyan kay Jobelin. Mga manyakis na pulis. So, ito, medyo sensitibo to para sa ating mga kapulisan. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po lahat ng pulis. Ano po, hindi po lahat ng pulis masama. May mga kapulisan po tayo na talagang ang hangarin po ay mapabuti po ang bansang Pilipinas. May mga kapulisan naman po tayo na tila naliligaw po ng landas. Pero gusto ko pong ipahiwatig sa inyo na hindi po lahat ng kapulisan ay masama po at manyakis. Gaya po ng pinag-iisip po ninyo. Ano po, sabi po yan ni Ma'am Sheila Calma Angeles. Hindi po lahat ng kapulisan mama masama. Ano po, gaya po ng iniisip po natin. Iilan na lang po yung mga masasamang pulis na yan. Marami pa rin po talaga ang mga kapulisan natin na may mabubuting puso at kalooban na handang magbuwis ng kanilang buhay para sa ating bansa at para maprotektahan po ang mga mamamayan na naninirahan po dito po sa bansang Pilipinas. Ano po? So ngayon, kung biktima man itong dalawang ito, talagang nakakaawa sila. Ano po, yan lamang po yung masasabi ko. Pero guys, nakita nyo naman yung naging sagot nitong ating mga kapulisan na may hawak po ng kaso nitong si Jovelyn Galleno at ng dalawang di umano'y sinasabi nila na suspect na nanindigan po sila na kahit magbago pa ng salaysay o kahit pasabihin ni Jobert Valdestamon na wala siyang kinalaman ay kasama pa rin po siya sa kaso at sa korte na lamang daw po siya magpaliwanag. So kayo guys, ano masasabi nyo patungkol po dito po sa video na tinalakay po natin ngayon? Ano po, pakicomment na lamang po sa ating comment section kung ano po ang inyong opinion at saloobin patungkol po dito sa binitawan pong salita ng ating mga kapulisan na may hawak po sa kaso po nitong si Jobelyn Galleno at dito po sa mga binitawang salita nitong si Jobert Valdestamon. I-comment nyo na lamang po sa ating comment section at sana po ay matagpuan na po itong si Jobelyn Galleno nang sa ganun po ay malinis na po ang pangalan nitong dalawa. Ano po, dahil kawawa naman po sila kung sila po ay di umano'y biktima. Ano po, so yun lamang naman po guys, abangan na lang po natin yung susunod pong update patungkol po dito kay Jobelyn Galleno. At hinihiling ko po sa inyo na huwag po sana ninyong kalimutan mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong video na katulad po nito. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo palagi. God bless po. Pagmali, di nyo pwede na itama. Kaming mga Pinoy, huwag nyo laging binabata. Meron siyang paninindigan sa sarili. Dukhang palaban pero di nagtakas ng ihi. Yan ang batang genyo, Jake Magnus. Dahil ang lahat hindi dito natatapos. Jake Magnus TV, batang genyo walang kinakatakutan at inuurungan.